Pauwi sa kanilang bahay sa Samar ang 30 taong gulang na si Joylyn Simbahon umaga noong March 1, 2024. Lingit sa kaalaman ni Joylyn, isang matinding panganib ang nag-aabang sa kanya. Habang naglalakad sa kakahuyan si Joylyn, isang lalaki ang kanyang nakasalubong. Sinubukang manlaban ni Joylyn, pero sabi ng suspect, isang beses lang daw niya sinaksak yung biktima. Sa likod daw niya sinaksak yung biktima. Pero hindi pa pala rito matatapos ang krimen. Dahil kahit duguan na, walang awang pinagsamantalahan ng lalaki ang biktima. At saka yung sabi niya, habang buhay pa, ginahasa niya ma'am. Nang mapansin na hindi na humihinga si Joylyn, kumuha ng gasolina ang lalaki. At saka sinilaban ang loy walang malay na si Joylyn. Sabay takas ng suspect mula sa crime scene. Samantala, noong mga panahong yun, nasa Karunghan Barangay Hall naman si Jelly, ang babaeng pinagtangka ang gahasain ng isang lalaki noong madaling araw ng March 1. Pinasok po niya yung bahay ko. Hindi na ako akong gahasain kung hindi na ako nanlaban at nakalabas agad ng bahay. Sino ka? Nakilala ba yung taong nalulog sa bahay mo? Pinanganalan ni Jelly ang lalaki na pumasok sa kanyang bahay. Tinawag namin siyang si Alias Danny, 33 years old, mangingisda at residente rin ng parehong barangay. Ang ginawa ng mga barangay official, pinatawag itong si para sa confrontation. Matagal mo na bang kakilala yung taong ito? Hindi napigilan ni Jelly ang sarili nang makaharap ang taong nagtangkang humalay sa kanya. At saka doon naman sa confrontation nila, nag-amin naman kakalitong suspect natin na siya nga yung umakyat sa bahay ng babae. Banyak ka eh! Sana mamatay ka na! Ayop ka! Tama na yan. Buko kayo dalawa. Ayon sa kawani ng Barangay Karunghan, inamin ni Danny na nakainom siya nung gabing yun at wala siya sa sarili nang pasukin niya ang bahay ni Jelly. Monyo ka! Ayop ka! Napakaayop mo! Sa panahon na yun, lasing daw siya ma'am, nakainom siya. 3 days na nag-iinom siya ma'am sa pagkakasabi niya. Humingi rin si Danny ng tawad sa babaeng biktima. Nung umagang yun, nagdesisyon si Jelly na patawarin ang lalaki at hindi na magsampa ng reklamo. Sige ka! Pakawalan nyo na yan! Pero siguraduhin nyo, hindi na makakalapit ang bugbong na to sa akin. At dahil walang reklamong isinampa laban sa binata, pinauwi ng barangay si Alias Danny. Pero lumalabas na matapos magtungo sa barangay, nagpunta raw sa Kakahuyan si Danny. Habang nag-uusap-usap sila sa barangay, itong suspect ay hindi raw mapakali. Ang sabi niya, mayroon pa daw siyang pupuntahan kaya nagmamadali siya. Dito, isa pang krimen ang pilit niyang pagtatakpan. Lumalabas na ang lalaking nagtangkang gumahasa kay Jelly ay siya ring sangkot sa pagkawala ni Joylyn. Nang makitang hindi tuluyang nasunog ang buong katawan ni Joylyn, isinilid ng suspect sa sako ang ibang parte ng katawan ng biktima. Nung makita niya na hindi lahat ng parte ng katawan nasunog, so natakot siya kasi baka makita ng mga tao. So ang ginawa niya,
nilagay niya sa sako, dinala niya doon sa ano, may tubig ma'am, sa dagat. Nilagyan niya ng ano, bato para hindi lumitaw. Sunog na lawas guys, yan ang nagigipuhan. Ano ang matutuklasan ng mga otoridad sa patuloy nilang investigasyon? Ay, nanbukog ito, Kap. Oo, sir. Kagintirok. Gintirok ni Ranbukog. Pagod ka! Pagod! At mahuli kaya ang suspect sa malagim na krimen?